na to, yung bata, siguro edad mga 2 taon dito o 3. Malusog naman niyo, mataba yung binte, yung hita niya, gampitan kita rito. Siguro na, ano to eh, natagpuan siya, nakabalot ng plastic na green mula ulo. Tapos nakatali ng blue yung leeg. Natapos ibalot sa plastic. Tapos sinuot siya sa plastic na puti, tsaka itinapon na parang basura. Diba? Siguro namatay ang batang ito dahil sa sakit. Hindi nila kinaya ang walang budget para dalhin sa ospital. Oh, tinapon eh. Oh. Wala namang ibang detalye pa yung mga otoridad kung paano to namatay, kung ito ba ay sinakal bago iplinastic at tinapon. Yun na lang yung gusto kong isipin dito na kaya to namatay ay nagnamatay ito sa sakit. At dahil sa malaki nga naman ang gastos ng pagpapalibing, eh tinapon na lang nila na parang basura yung bata. Pero kung hindi naman ganun, eh napaka-terrible naman, napaka-walang hiya naman nun na yung bata ay pinatay tapos sa kanila sinakal o tinalian ng ano, sinuot sa plastic bag at tinali yung leeg hanggang mamatay. Parang yung nangyari kay Blackjack na matagpuan siya yung plastic na kasuot sa ulo niya at may packaging tape. Na kay Blackjack naman, sinasadya niya yung ting malalasing siya na tinatakot niya yung kanyang binibiro niyang tinatakot yung kanyang kasera. So itong batang ito ay eh, mukhang sinadya ang pagkakatali sa kanya eh. So alin dun sa mga possibilities na yan, ito'y sinadyang patayin, nilagyan ng plastic bag sa ulo, tapos tinali sa leeg hanggang sa masuffocate at ayun, namatay. So, hindi pa ganun kaano ang bata na to eh. May mga isang 24 oras pa lang to 48 hours nang namatay mula nang ipinost kahapon. Nangingitim lang yung paa na normal naman pag namatay na yung tao. Doon nakakala ko, biglang tingin ko to nakabalot sa dahon ng papaya. Nung in-scroll ko, doon ko nakita no, yung mga nung in-uncover ko na kasi tinakpan ng Facebook eh. Eh, bata pala, kawawa naman. Yung nga nag-post nito eh, sabi ni Batang Gapo, huwag kayong mag-anak kung hindi nyo kaya o kung hindi kayo handa at ayaw nyo ng responsibilidad. Di ako makapaniwala na may mga taong ganito. Tinapon mo na nga, tinali mo pa yung leeg. Pinatay mo yung anak mo, wala kang puso. Ginawa niyong suman yung bata, di nyo na lang binigay sa iba. Sure naman na maraming magmamahal at gustong alagaan ng munting anghel. Demonyo na lang ang taong nakakatulog sa gabi sa gumawa nito. Ganito na kalala ang mundong ginagalawa natin. Eh, totoo naman, ang sunod-sunod na yung mga ganitong klase ng insidente. Sana matrace kung saan nangyari ito, eksakto, at sino yung mga perpetrators nito.